Dumating sina Doña Victorina, Don Tiburcio, at Linares sa bahay ni Kapitan Tiago. Si Maria Clara ay magaling na, ngunit may pamumutla pa rin. Siya'y bumati alinsunod sa kaugalian at pagkatapos ay ngumiti ng may kalungkutan. Ang sinadya nga po namin ay nauukol sa Birhen, Kapitan Tiago. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat siya'y ipakakasal natin sa loob ng maikling panahon. Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong, may kahalili ka agad. Ang kalalakihan na may nag-uusap ukol sa nakaraang pangyayari. Nang mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa asoteya. Crisostomo? Ako nga, Maria. Bago ako lumayoy, ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang dalawang putol na papel. Ito'y dalawang liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa dalawang amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ika'y isang malinis na anghel. Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ibig, at ikaw, ano kayang mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria. Sinapo ni Maria ng dalawa niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap at pagkatapos ay inilayo sa kanya. Si Ibarra'y lumayo, nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nag-alis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara. Habang sumasagwan si Elias patungo sa San Gabriel ay nangungusap siya kay Ibarra. Ang mga mata ko'y nakikita na ang nakasusuklam na bulok na nagwawasak ng ating lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumikha ng aking pagiging salarin. Tahimik na nag-isip si Ibarra. Kapag dakay hinikayat niya si Elias na sumama sa kanya, ngunit ito'y tinanggihan ni Elias. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap. Nang dumaan sila sa tapat ng palasyo'y napansin nilang nagkakagulo ang mga bantay. Inutusan ni Elias si Ibarra na humiga upang matabunan ng damo. Nagkatotoo ang kutob ni Elias. Sila'y pinatigil at tinanong ng bantay. Sinabi ni Elias na siya'y galing sa Maynila at nirasyonan ng damo ang hukom at kura. Lakad! Huwag kang magpapasakay sa iyong bangka! Nakatakas ang isang bilanggo. Kung mahuhuli mo, idalhin sa akin at bibigyan kita ng pabuya. Nang makalayo na, nag-usap muli sina Elias at Ibarra. Hindi na po ba mababago ang iyong pasya? Hindi na. Isinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipalilimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ang pangalipin sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng kalayaan. Mag-uumaga na nang sila'y sumapit sa tahimik na lawa, ngunit mula sa malayo'y nabanaagan nila ang isang bagay na papalapit sa kanila. Yan ang palwa. Umiga kayo nang matakpan ko kayo ng bayong. Binalak ni Elias na magbalik sa Pasig, ngunit natanaw niya ang isang bangkang may lulang gwardiya sibil. Ipinihit niya ang bangka at sumagwan ng matulim. Ako sisisi na palayo sa iyo upang sila'y iligaw. Mapapahabol ako.
Bahala na kayong magligtas sa inyong sarili. Kapag nailayo ko na sila sa inyo, makita tayo sa Noche Buena, sa libingan ng inyong nuno. Tinubis ng palwa at ng bangkang umahabol ni Elias at sa tuwing nilitaw ay binabaril. Pagkaraan ng kalahating oras, nakita ng mga namamangka ang pagkukulay dugo ng lugar na pinagbarilan kay Elias, kaya umalis na ang mga umahabol. Nabalitaan ni Maria Clara sa pahayagan ang pagkalunod ni Ibarra sa lawa. Maya-maya ay biglang dumating si Padre Damaso.